What's up guys? And for today's video, punta tayo ng motor rod performance. Magpapa suspension tuning tayo. At saka ipapa-check na rin natin yung kung may ECU remap na ba sila for ZX4RR. Ang issue ko kasi dito, nakaano na ako eh, cut delete. So parang technical eh, parang ako naka-pull exhaust. Pag high RPM, tapos bigla mo siyang pinitawan, bumuputok siya, nagbabackfire. Kaya yun, naisip ko, pacheck na sa motor rod. Eh, si motor rod din kasi nagsususpension tuning. Kilala din sila sa mga kumakarera. Ang first choice ko talaga yung kay Marvin, yung garage niya. Kasi dun nagpa-tono si Carlo. Kaso ang layo sa akin. Eh nasa NCR tayo, nasa Metro Manila. So wala tayong ano. Hindi, I mean, dadayuhin natin siya ng napakalayo. Ang naisip ko na lang, pag for example may track day, nandun si Sir Marvin, doon tayo magpapatono sa kanya. Pero at the meantime, since nung nabili ko tong bike na to, wala pa siyang, di pa natutono yung suspension niya talaga. And ramdam ko talaga na malambot siya. May markers ako na nilagay dito eh, para malaman mo kung malambot yung suspension mo. Eh medyo may kabigatan tayo. Ang nagustuhan ko nga sa SR, matigas yung suspension nun. So never ko naisip na papalitan or patono yung suspension niya, kasi saktong sakto siya sa akin. Eto, ang lambot talaga, promise. Ewan ko, yung mga review din sa US, ayun din yung ano eh, ayun din yung feedback na malambot nga daw yung suspension, ganyan. Yung iba nagpapapalit ng drop-in cartridge. Kaso hindi pa naman tayo ganun kagaling mag-track para maisip ko na palitan siya ng drop-in. Ngayon, mas gusto ko ano muna, suspension tuning. Pag nakuha na natin yung, pag hindi kinaya nung palit ng langis, doon na ako magpapa-drop-in cartridge. Yung mga Adreno ba yun? Meron mga sikat na brand eh. Pero ayun, meron kasing drop-in cartridge lang. So papalitan yung existing na suspension sa halap para maging fully adjustable siya. Yung likod kasi, fully adjustable na. Ang problema ko lang dito, yung harap. Eh pag nagbepreno ka, yun yung nagda-dive eh, no? Sobrang lambot niya mag-dive. Lambot talaga ng suspension niya, kaya first time ko rin pupunta doon eh. Yung last video ko, yung nagpa-home service kami ng motor rod, hindi ko na siya napacheck kasi medyo late na rin. Eh nasabi nila na ito, hindi siya basta, hindi siya pwede basta-basta i-remap kasi wala pa silang mapping na nagagawa doon. Eh ngayon, ang gagawin ko, papadino ko na din siya. Isang ano na lang, isang lakad. Sarap, pagbagong langis talaga, ang smooth, parang ang gaan manakbo ng makina. Tunog, ang smooth pag bagong bagong change oil. Yung typical na change oil kasi nito ni GX4, maabot siya ng mga 4, parang last change oil ko yung resibo is 4-5. Tapos yung nagastos ko kahapon na ako na yung gumawa, ano lang, 2-1 lumabas, 2-1 or 2-2. Kasi magkano lang naman yung ano, magkano lang naman yung oil filter.
695. Daning drain plug. 70 pesos isama na yung washer. Tapos yun lang is nagamit ko. Since nabili ko siya ng sale, parang pumapatak 500 lang per liter. Eh, AMSOIL na yun. So yan, malapit na tayo. Kaya nakamops na ako. Malapit na tayo sa Motorrad. Hindi ko lang, first time ko kasi, so hindi ko abisado yung daan. So babagat ang daan. Kita na yung exhaust fan dito. Pagpatagan, pagkataan. Papa suspension tuning ako. At saka pa-check kung pwede na siya i-remap. Papa-check ko yung ECU. Kasi pina-cut delete ko eh. Wala kang hindi yan eh. Tarong natin kung magagawa. Sige po. Pa dyno 1 sila ngayon. Ah, nasa dyno 1 sila ngayon. Okay lang naman kahit check lang. Pero yung suspension, magagawa kaya ngayon. Pero yung sa dyno ano natin, sir, sa remap, wala. Wala na, sir, sa loob, pasok na lang. Ah, sige po. Pasok ko na lang yung bike. Ah, sige po. Ay, natanggal na. Music. Tambay ka muna. Hindi na, tangin na, kapalagan ko na to. Ano na, Sabado. Or pag may pagkabakante ako bukas. Diyan na lahat eh. Dito na ako. Hey. Yun yung suspension. Nagamot. Ingat, men. Ingat. Happy ako din sa result ng suspension tuning sa Motorrad. Mas matigas na talaga siya, hindi na nagda-dive. So ang pinagawa ko, pinapalitan ko yung langis. Sa CZX4RR, preload lang yung ano niya, yung na-adjust. So ayun, pinapalitan natin siya ng mas makapal na oil. From zero ata ang nakalagay sa stock nito. Tapos nilagyan natin ng 20W na Motul fork oil. Ayan. Umabot ng 5,000 suspension tuning, sag, saka rebound adjustment. Tapos kinalculate. Overall okay naman. Makikita nyo dito may marker siya. Continuation ng vlog natin. Kahapon nagpa-schedule tayo, ay nagpa-ayos tayo ng suspension. Ngayon naman, wala kasi yung tuner na kakilala natin sa Motorrad. Or wala yung tuner kahapon ng Motorrad sa Motorrad. Kasi sirado yung dyno ng Speed Lab. Siya lang kasi yung parang in-house dyno nila sira. So ang nangyayari sa ano, hinihiram nila yung humihiram sila or nagrarenta sila sa Dyno Pro, which is a different entity sa
sa different entity sa Motorrad or Speed Lab. Ayun. So chill tayo ngayon. Ayun, wala nga kasi yung kakilala nating or wala yung tuner ng Motorrad kahapon, kaya hindi natuloy. So ang nangyari, umuwi na lang ako. Tapos bala ko papaschedule ako ng Dyno Pro, kaso kailangan muna nila i-check yung ECU. So hindi kasi basta-basta pwedeng, I mean, sayang kung magpapaschedule tayo tapos di natin magagamit yung dyno. Eh 10k yung dyno, parang 2 hours ata yun, parang 5k per hour, basta nasa ganun yung presyo na. So gagastos tayo ng 10,000 sa dyno nang hindi tayo sure. So yun, recommend nung tuner, punta muna tayo ng ano, Motorrad. Eh bakante tayo ngayon. So ayun, puntahan natin. Mabilis na naman. Tsaka gusto ko rin matesting yung suspension ngayon, kung kamusta ba. Bigat natin. Tigas lang. Mas tumaas yung suspension yung laro. Traffic ah. Bat-bat na lang tayo. Ginaantok akong bagal yung reaction time ko pag gantong kompleto yung tulog ko, ang sarap. Yung kahapon kasi kasama ko na si Sean, yung tropa ko na naka 6R ngayon. So hindi ko na naman natapos yung vlog. Pero yun, overall, sobrang worth it nung suspension tuning. Naisip ko nga kung bibili ako ng bagong bike, dapat ano, parang isa sa priority ko. Dapat ma-suspension tuning agad siya. Kasi sayang eh. Kung hindi naka-suspension tuning yung motor, hindi nakasakto sa bigat mo. Eh ngayon, ganda ng laro. As in, ibang-iba yung feeling ng motor ko ngayon. Maganda ng unting damping. Na setting. Ito. Hindi ko makaramdam ngayon eh. Matigas siya pag mabagal ako. Pero pag mabilis yung takbo ko, mas maganda yung suspension ko ngayon. Ganyan. Pros and cons. Pros, mas matigas. I mean pros, makukuha nyo yung gusto nyong feel sa suspension. May iba kasi gusto matigas, may iba gusto soft. Eh
sports bike gamit natin. So ano talaga, hard talaga or stiff yung suspension nito. Pero mas agile siya lumiguli ko. Ganun yung pagpipiliin nyo. Tatanungin naman kayo niyan eh kung 50, 30 or 40 pag streets. Pag streets. O ano lang yan, malaki yung travel, so malambot. Pero tayo, since 50-50 kasi nagtatrack din tayo, nakaset siya ngayon sa 35. Pag 30 kasi yung play, sobrang tigas. Kasi nung trainay namin siya, sobrang tigas. I mean, ano, ramdam mo na sa likod mo yung, ano, yung pain. Kaya, ano ako, parang 50-50 lang. Tayo eh, nasa streets pa rin tayo most of the time. Ganito pa rin. Eh, tayo na sobrang pangit ng kalsada sa Commonwealth men. Eh, no? Pangit talaga. Yeah, medyo nararamdaman ko na sumasakit yung likod ko. So yun yung con. Tsaka mas mataas siya. Tumaas yung motor ko. Kasi hindi na nga siya ganun kalambot. So, yung dati kasi, pag sinakyan mo siya, mataas siya, pero pag inano mo, bumababa siya. Ngayon, hindi siya bumababa kasi stiff na yung setting. Pero gano'n naman talaga sports eh. Sarap-sarap siya iliko-liko ngayon. Ngayon, hindi ako nakakalilakan sa preno. Second gear lang tayo, traffic eh. Wasan dyan si Michael? Oh, Michael, pacheck ko yung remap kung, I mean, reflash. Kung pacheck ko yung ECU. Ha? Oh, mas tumigas. Tumigas nga. Mas okay ride. Ako ah, sige pa, pasok na ako. So yun, nandito na tayo sa motorad ulit. Papacheck natin yung ECU natin kung pwede ba talaga siya maparemap na. Para yun. Oras na ba? Ayun, tapos na tayo dito sa motorad. Wait lang, nag-record ba? So ayun, tapos na tayo dito sa motorad. Napagpapalit na ako ng air filter para sa Sabado. Sa Sabado ba talaga yung dyno? So naisip ko separate video na lang siya kasi medyo mahaba na tong vlog na to. Pero ngayon nakalagay na dyan yung BMC air filter. So yun, I think dito ko na rin tatapusin yung vlog. So sa next video na lang papakita natin sa inyo yung
Dino figures ng 4R natin. Tapos ano pa ba? I think ayun lang. Ayun lang, tapusin ko na dito sa... Maganda sana kung dito, kaso hindi gumagana yung dyno ni Speed Lab ngayon. Ayun. I think dito ko na rin tatapusin yung video. Sa next vlog na lang yung dyno natin. Sa ano naman yun, sa Dyno Pro, Mindanao Avid yung... So if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo if you want more ZX4RR na content. Yan, dito nyo siya mahanap sa channel ko. Yan, please like and subscribe. Let me know kung may tanong kayo. Ayun lang. Siguro maglagay ako ng konting clips.